Kung totoosin nga, mas madali sa babae makakit ng lalaki Amerikano. Konting pakita lang ng katawan, may green card na. No need na mag-fix marriage. Grabe. Totoo ba? Ewan ko. Anong sa inyo doon, mga ladies? Hello guys, andito kami today sa iFly sa Chicago. Magkano tayo? Indoor skydiving, OMG! Wanna be the person that you call up when you're down. Wanna be the first who knows all of your deepest secrets. Can I be the one who wakes you up before you miss your ride? Cause I wanna be close to you. And I wanna show you something new. You gotta know. Every day I got your back, yeah, you can count on me for that. So put your hand in mine, I will be there every day. When you're sick of the climb, I will make sure it's okay. What's up guys? Welcome back to Buhay America at Filipino Living the American Dream. So kung ngayon lang kayo napadpad dito sa channel na to, ako po si Vince, Pinoy YouTuber dito sa US. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please click the subscribe button at yung notification bell para updated kayo every time may bago tayong upload. So nag-upload tayo every Wednesdays and Saturdays, 12 to 1 p.m. Manila time. So sumasagot tayo ng mga comments nyo doon sa last video, kaya simulan na natin. Bago pa lang lahat, Happy Valentine's Day sa inyong lahat. So sumawalan ka dito sa Valentine's Day, kaya nyo yan. Roslyn Aquino, thank you Kuya Vince for answering my queries in your last vlog. You might not know, but you give people hope and lakas ng loob in pursuing their American dreams. So thank you, Roslyn. I will ask more questions as to getting an apartment or shared apartment off campus once I secure my I-20. As to the fixed marriage, during my stay in the Bay Area, I encountered more than 3 people who chose this route to have a green card. Heard both successful and not so successful stories about it. This setup requires a huge sum of money, 25 to 35k, excluding the expenses when you get married. And you need to be in that setup for 2 to 3 years. Grabe, diba? Guess you just need to choose the risk you can afford to take if it goes not your way. There are pros and cons, but with people who don't have much of a choice in getting a green card or to be legal there, they view the fixed marriage as their only way. Doon ko napatunayan na totoo pala yung On the Wings of Love dilemma ng Jadeen, di ba? O nga pala, no, di ba ganun yung kay James Richa, kay Nadine Lustre dati. So, nangyayari pala talaga sa tunay na buhay, eh, no? But as for my stand, don't put yourselves in a situation where you don't have much of a choice. Stay safe and keep yourself warm. Thank you, Roslyn Aquino. Tama naman, di ba? Ano? Hi, Sir Vince. I'm not sure if you're still doing the Q&A. We're still doing it, bro. Cause nagsastart pa lang ako isa-isa yun yung mga videos mo from the start. Wait, thank you. Marami-rami yan, bro. So, simula mo na. Subscribe.
Anyways, as ko lang, I'm currently finishing my papers, tapos mag-job hunt na ako. I'm taking into consideration dyan sa Illinois. Pero if my choice ka, saan state ang pinaka-okay if gusto mo sa suburb na maraming Asians or Filipinos? Nakakatakot kasi yung mga karens and pag sa urban areas, kasi parang super mapapagastos ako. Eh, anyways, thank you sa vlogs mo. Super entertained and informed kami. Thank you, Anul. Actually, yung take ko dyan, kahit saan ka naman eh, whether nasa city ka or nasa suburb ka, kung yung personality mo is magastos ka, mapapagastos ka. For example, nandito ka sa suburb, wala masyadong ganap dito. So, kapag wala kang ganap, mabubore ka, diba? So, ending, labas ka rin ng labas. So, mapapagastos ka. Kapag naman nasa city ka, andamas madaming ganap, sobrang busy, ganun din. Parang feeling ko kahit nasaan ka, mapapagastos ka. Depende na rin talaga yun sa'yo. Tapos, itong tanong mo, kung may choice ako kung saan state ang pinaka gusto ko, of course, baka bias ako. Dito, syempre, sa Illinois, kaya dito ako bumili ng bahay, diba? So, ay second choice ko siguro, Cali, syempre. Kasi marami tayong relatives dun, so marami rin mga tropahan dun. And then, about sa mga karens na yun, kahit saan ka naman pumunta, maraming ganyan. Kasi sa Pilipinas, maraming Marites at mga, ano, diba, Mosa. Kasi ba isa? Basta si Marites, maraming ganun. Dito, maraming karen. I mean, mas marami pa rin yung mababait. At kung may ma-encounter kang ganun, syempre, lumabang ka na lang. Alam mo, patalo ka, diba? Syempre, hindi, bro. Arnel Bacoli, Paps, kamusta na? Ask ko lang about sa EB3 kung si employer ba yung magbabook ng ticket or ang applicant pagpapunta na po ng US. Based sa mga kilala ko na naka-EB3, lahat kami yung nagbayad nung ano, nung plane ticket. So, yun. Hope maging successful ang application namin ni Wifey. Ako po yung principal applicant under EB3, blue collar job. 2 to 3 years daw ang application process and hoping na by 2024, makaalis na rin papuntang US. Uy, pag-pray natin yan, makakapunta ka rin dito. Jackson, Tennessee po ang location ng magiging work ko. Currently, dito kami ngayon ni Wifey sa Taiwan na nag-work and plan namin na di na po kami uwi ng Pinas pag okay po application namin. Cross-country po plan namin. Hope na magkaroon ka rin po ng separate vlog regarding po sa cross-country. Well, to be honest, wala akong idea about cross-country. Pero alam ko may mga nagko-comment na rin sa vlogs ko before about sa ganito nga na na-process yung petition nila sa ibang bansa, meaning outside Philippines. Successful din naman. Kung nanonood pa yung mga subscribers ko na yun, please comment down below para matulungan natin si Arnel Bacoli, guys. Kung ano yung mga tips na pwede nyo ibigay kay Arnel Bacoli about cross-country. Thanks in advance, guys. Thanks, Paps! Ingat kayo palagi dyan ni Wifey mo. Stay safe and healthy. God bless. Stay safe and healthy din, Arnel Bacoli. And pag-pray mo lang makakarating kayo dito sana by 2024, di ba? Ariane, Sir Vince, kakarating ko lang sa Amerika noong January 29 sa Dallas, Texas ako waiting for my SSN. Anyway, any tips po for applying a job? Halos same lang ba sa Pinas? Background ko registered nurse ako pero wala pang NCLEX. I have a call center experience sa malaking bank sa Australia. In-house. Disclaimer. Plan ko sana mag-apply. Parang alam ko yan. ANZ ba yan? Plan ko sana mag-apply work from home since I have children. Medyo kabado ako mag-apply. Hehe, thanks, servants. So, tips in applying for a job dito sa US. Ariane, huwag mo lang tigilan talaga hanggang makahanap ka ng work. Kasi nga, yun yung na-experience ko na ang dami nga kasing tao dito sa Amerika, diba? So, yung competition mas mahirap. Tapos, gaya niyan, work from home yung gusto mo. Sa panahon ngayon, ang daming work from home yung hinahanap na work. So, feeling ko hindi naman ganun kahirap. I mean, marami naman ding opportunities. Kaya kung kinakabahan ka, normal lang yan. Kasi ako kinakabahan din naman ako everyday mag-apply ako. At kunyari, diba, may interview na ganyan. Nakakaba naman talaga. Pero isipin mo na lang palagi, ba't mo ginagawa yan, diba? So, kung motivated ka, kung determined ka naman makuha yung work, makukuha mo yan, promise. At kung may time ka naman, mag-review-review ka na rin. Kasi kung qualified ka naman mag-NCLEX, mag-take ka na nun. Kasi syempre yung mga nurses dito, maganda yung pay nila. And yun nga, sabi mo, may kids ka na. So mas makakatulong yun sa'yo kasi kung mas okay yung kikitain mo, diba? Para sa kanila rin naman yun at para sa inyo yun. Tapos yun sa pag-apply ng trabaho, parang Pilipinas lang din. Online-online lang, tapos antay ka tawag, and that's it, diba? So, may anta din na, hi sir, nag-agency po ba kayo papuntang US o nag-hire kayo ng immigration lawyer? Since naisama po kayo ng misis nyo dyan dahil kasal kayo, naging green card holder ka na din po ba pagdating mo sa US? Salamat! So may anta din na madalas ko itong na-vlog dati before naka-agency si wifey, pero nag-hire din kami ng immigration lawyer. Tapos yun ngayon mas mabilis. Pero kapag yung route na gusto mo naman is agency, okay din naman yun kasi marami din kaming friends na nandito ngayon na through agency. Meron din naman mga immigration lawyer, mas mahal lang syempre yun. Pero yun nga, sa case namin, immigration lawyer yung sa amin. Tapos green card holder na rin ako pagkarating ko dito. So yun. Darwin Casas, good day Sir Vince. First time ko mag-comment sa vlog mo, pero I've been following you for many months na. Uy, thank you.
Ask ko lang, since bank yung experience ng asawa ko dito sa Pinas, may chance ba siya na makahanap ng work agad dyan sa US? Ongoing na kasi application namin for EB3 visa, sana pala rin kami makapunta dyan. Uy, congrats in advance, in process na pala yung EB3 nyo. So yung question mo is kung makahanap ba agad ng work yung asawa mo dito? Depende sa kanya yun, syempre. Sundin nyo lang yung tips na ginawa ko. Ito yung talaga nag-work sa akin. Everyday talaga nag-a-apply ako. Minimum of, medyo OA talaga to, pero minimum of 5 siguro. Basta hanggat kaya ko, nag-a-apply ako ng 5. Nag-submit ako ng 5 applications hanggang sa nakuha ko yung trabaho na gusto ko. Alam mo yun, so yun, more chances of winning. So ayun, bro Darwin. LPJ Trube, quiz. If you remember, ako yung apprentice ni Ma'am Jo Leonardo sa OJT. Oy, hello, oh, natatandaan kita. Ako yung papunta ng US last September. Thank God I'm here since September and got a job and driver's license. So congrats, congrats sa inyo. Quiz, panditin naman po sa next video mo, how to study here in US. Especially kung graduate ka na sa atin, then mag-aral ka ulit dito. May mga subjects bang makikredit or you'll need to start from scratch? Kasi po yung company ko ngayon, they give 100% scholarships of any course you want. Ang bala ko po pag-aralan ay nursing para katulad ng sa wife ko. Thank you, quiz. God bless power. Yes, sir. So, LPJ Trube, first of all, congrats. Andito ka na rin pala, sir. I mean, sa pag-credit naman ng subjects mo, depende yun talaga sa university or sa college na papasukan mo dito. Kasi nagtanong-tanong din ako niyan dati. In fairness naman dito, kapag nag-submit ka ng mga tanong sa iba't ibang schools, ang bilis sila magsisagot. Hindi ko alam. Siyempre, kailangan nila ng students, di ba? Kailangan nila ng mga mag-enroll. Hindi ka nila pababayaan sa lahat ng tanong mo, yun yung experience ko sa mga university na napagtanungan ko. For MBA naman yun sa akin. Normally, hingi nila yung authenticated na TOR mo, meaning si school mo yata yung kailangan mag-send ng TOR mo doon sa university na or sa school nga na pag-enrollan mo dito. Tapos ipapa-credit or ipapa-verify mo yun. Sila na bahala lahat doon. Tapos yun nga, meron dito sa US mga employers na nag-sponsor ng 100% scholarship. Ganon din yun sa amin yun, kaya nagtitingin-tingin ako ng MBA. So, push mo yan kasi magandang benefit yan, lalo sa employer mo kapag nag-offer sila ng ganyan. So, di ba? Pero ito na lang yung tip ko sa iyo, expect the worst kasi hindi naman lahat talaga makikredit. Or malamang hindi lahat makikredit. At for sure, kung may makikredit man, sobrang konti lang. Kasi parang iba yung curriculum nila dito. Pero good siyang bro na magne-nursing ka kasi syempre sobrang daming nurses na kailangan dito sa US. As in, kung alam ko lang, tinuloy ko sana yung nursing ko dati, no? Kaso kung nag-nursing ako, ako wala ko dito ngayon, hindi ko nakilala asawa. So, eh. Pero malamang nandito rin siguro ako kasi kung nurse ako, pupunta rin naman ako dito. So yun. Benji Pontemayor, Boss TV, good job boss, salamat sa pag-share, stay safe and God bless po, more power to your channel. Oy, thank you sa support. Benji Pontemayor, Boss TV, hello sa'yo dyan. Veronica Agura, no for fixed marriage kasi at the end of the day, may choice pa din yung mga wife na hindi ka i-help sa adjustment of status. Uy, totoo. Plus, hirap makisama sa isang bahay sa taong di mo mahal. Para naramdaman ko yun, Veronica. Tapos sumagot si ano, Blinko808, kaya kung mag-fix marriage, dapat wag nyo bayaran ng full. Dapat makuha nyo muna green card bago magbayad ng buo. Kung totoosin nga, mas madali sa babae mangakit ng lalaki Amerikano. Konting pakita lang ng katawan, may green card na. No need na mag-fix marriage. Grabe, totoo ba? Ewan ko, anong sa inyo doon mga ladies? Basta, guys, ako, yung fix marriage na yan, I'm not for it. Huwag nyong gawin yun. So, wag. Ernesto Pogi, Bossing Vince, pwede nyo ba share yung link kung saan kayo naka-purchase ng NBA tickets? Medyo skeptical kasi ako dun sa mga online ticket selling. Baka hindi legit. Try ko sana kung saan kayo nakabili para sure legit. Salamat, idol. Actually, yung ticket namin nun, galing dun sa coworker ni Wifey. So, ayun. Pero alam ko saan binili yun. Punta ka ng ticketmaster.com. Actually, naman, pag pumunta ka ng NBA sa website, dun ka rin i-direct sa ticketmaster.com. Gets ko yung sasabi mo na maraming iba't ibang sites na nagbebenta ng NBA tickets, legit yun kasi parang ano yun eh. Ayoko sabihing scalper, di ba sa Pinas mga sa tabi-tabi ng scalper. Dito para medyo high-tech. May website din sila. Legit din yun guys. Para yun sa mga kunyari bumili ng advance tapos para sa mga hindi makakapunta. May mga ganun din dito. Legit yun. Para talaga sa peace of mind mo, punta ka ng ticketmaster.com. Yun yung pinaka-legit na site para makabili ka ng NBA tickets. Veronica Agura, hi, yung friend ko nag-tourist visa, nag-apply nung 2019, then this year ng August pa lang interview niya. Grabe. 2022 na ngayon, ha? Tagal. But if I'm not mistaken, January 2023 pa yung first open slot ng interview for tourist visa. Grabe, naalala ko nung time ko, after 2 weeks may open slot na. Ngayon, ang tagal. Dahil nga sa pandemic, di ba? Kailan kaya babalik sa normal? So yun guys, kung gusto nyo mag-apply ng tourist visa, simulan nyo na ngayon kasi 2023 pa daw yung open slot for schedule ng interview.
sa US Embassy. Rock's Holy Land, Lodge Sahara out. Pwede content mo naman yung mga iba't ibang sideline dyan. Of course, Rock's Holy Land. First of all, shout out to you, Rock's Holy Land. Thank you sa mga comment mo doon sa mga iba't ibang video. Nakita ko yung mga comment mo. Thank you sa support, sir. So yun nga, napanood mo na yung isang racket dito, di ba? Yung sideline is mag-deliver ng food. Na-try ko na ata yun once or twice. Or thrice, kung na-vlog ko man. So yun yung isa sa pwedeng i-sideline dito, deliver ng food. Sige, kung meron akong time talaga, ipapakita ko naman syempre, i-vlog ko yun para mapanood nyo. Para ma-idea rin kayo talaga sa tunay na buhay Amerika. Pero lately kasi wala talaga akong time. May mga tinatapos lang akong mga proyekto. Naks, kala mo naman. Na-busy lang talaga these past few days. Pero yun, kung meron akong time talaga, why not, di ba? Papakita ko sa inyo yung pwede pang i-sideline dito. So yun, shout out to you, Rock's Holy Land. Galardo Cyrus C, pa-shoutout, bro! Shoutout to you, Galardo Cyrus C din. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching. Kung nanonood ka pa rin up to this moment at tinapos mo yung video, maraming salamat sa mga naglapag ng comments sa last video. Thank you din. Kung meron ka mga suggestions or comments or kahit na ano about Buhay Amerika or anything under the sun, comment down below. Guys, please like this video and share this video na rin para masaya. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na, guys. Guys, don't forget to follow me on my social media accounts. And magkita-kita tayo sa next video. Bye-bye. Happy Valentine's.